Unang tanong, kayo po ba mismo ang nagtatanim ng cacao na siyang paggawa niyo talaga ng mga tsokolate? Actually, hindi po kami mismo yung nagtatanim ng cacao, but we are bean to bar chocolate maker. So kami po ay bumibili ng cacao sa mga farmer po namin dito sa Quezon. So then yung po mga cacao na yun po ang pinoproseso namin to become fine chocolates na binebenta po namin sa merkado. Mm-hmm. Pero yung binanggit niyo, no, yung mga cacao farmers dyan sa Quezon, marami-rami din po sila kahit papano. Yes po, sir. Kasi po sila po ay kombinasyon po, may kooperatiba po ang Quezon, yung tinatawag pong Sikap, isa po sila sa mga binibilhan namin ng mga cacao beans. So sila po, marami po sila, isa po silang grupo na nagtatanim ng mga cacao and kinoconsolidate po nila ito sa isang kooperatiba. Then isa po sila sa mga binibilhan namin ng mga cacao para gawing pong tsokolate. Isa po sa mga sikat na cacao in the Philippines, isang Bohol, no? Meron din dyan. Pero ano po bang difference ng tsokolate or ng cacao ng Quezon, particularly sa Lucena? Actually po, ang Lucena po is kilala din sa mga fine chocolates. Depende po kasi yan doon sa mga klase ng mga chocolate or beans na mabibili mo. Pero marami po kasing variety yan. Mayroon po tinatawag na Criollo, may tinatawag po Trinitario. Hmm. Depende po sa lugar. Ano yun, sir? Ano yung mga yun? Anong klase mga chocolate yun? Bilang sa mga main sa mga layman's po na tinatawag yung pong variety na yun, like Criollo, isa po sa mga masarap na tsokolate ng beans. Tapos siya po ay maliit at puti na beans na tinatawag, pero kukunti po sila. Tapos pwede mo po sila i-combine with other beans naman, may malalaki pong beans at mas may mga beans po na maraming mag-occur doon po sa mga puno, doon sa mga bunga ng mga puno na kinukunan natin. So, sila po pwedeng i-combine, that makes a good chocolates po na makikita po natin sa ating mga tsokolate. Sarap nito. Nagpapakita po kami, sir, ng mga videos, ng mga sample products ninyo. Nakakapanlaway naman ito. Okay. Pero, grabe. Sir, sorry, mapunta lang muna ako sa pagtatanim ng cacao. Mabilis lang. Baka you have an idea din kahit papano. Or mahirap ba, according sa mga farmers po na nakakausap ninyo, ang pagtatanim po ng mga ganitong klaseng produkto para po may magamit nga kayo na main ingredient sa inyong business? Okay po. Sabi ng mga nakakausap naman namin, sana yan din po. Kasi ito po, kailangan sa isang tropical na lugar na medyo kailangan po medyo mataas para yung terroir na tinatawag po, para mas masarap po yung bunga na i-produce nila. Tapos ito po ay kailangan din medyo may konting shade. Pwede naman po itong i-intercrop with other products po ng isang lugar. Like halimbawa po, dito sa Quezon, marami po yung mga coconut. Ano po? So pwede mo silang i-intercrop doon. And the good thing about cacao po, may taste po sila, may hint kung saan po sila nakatanim. Kagaya po ng nasa may marami pong coconut, matitaste mo rin po sila na parang may something taste of something coconut. So, yun po yung difference kung saan lugar. Opo. Wow, kung saan lugar po sila interesting malasahan yun. Ha? Pero, gaano katagal po inaabot, no, yung mga pagtatanim po ng cacao na yan? At saka, hindi ba naapektuhan ngayong sobrang init nga po ng panahon itong mga nagdaang buwan, sir, in terms of production ninyo? Okay po. So basically po, doon po sa mga pagtatanim nito, it may take 3 to 5 years before. Ay, tagal pala. Earliest po siguro 3 years bago po mag-bear ng fruit. From start po yan, from seedlings. Okay, from zero talaga. Pero once nag-start, dire-diretso na po yun. Na yearly may makukuha ka na po. Ay, yearly ang pagbunga pala ng mga kakao. Opo. May mga makikita nyo na po yan na Then, so ipoproseso na po yung mga ganon. So, regarding naman po dito sa ating mga nagkaroon po ng El Nino, napansin din po namin na hindi ko po namin nakausap masyado yung ibang mga farmer, pero nag-decrease yung production. Parang napansin po namin, and even the cacao butter, na which is a product coming from cacao, nag-decrease din po siya. So, possibly po, baka epekto din po ng El Nino yun. Oo, saka sabi mo nga, sir, kasi kailangan din po, Doc, na shaded, no, yung area nitong mga cacao. Yung tinatanim nga po natin cacao. Sir, mapunta naman po ko, kasi nga, syempre yan,
ang main ingredient niyo is cacao. Pero kayo, paano kayo nagsimula itong Root Shield the Chocolate Factory? Ay, okay po. So, kami pong mag-asawa is ano, mahilig po talaga sa tsokolate. Ano po? But it started lang. Opo, mga sweet tooth din po kami. Ngayon, nung nag-pandemic po, nag-start po noong 2021 when we started our... Wow! Pandemic time lang? Opo. So, nakita po namin na masarap po yung tsokolate. And isa sa mga vision and ano din po namin na makagawa din ako ng tsokolate, especially my wife, na paborito po yon. And napansin din po kasi namin na majority po, pag nagta-travel kami, bumibili kami ng tsokolate, dinadala namin dito, pinapasalubong. Tapos nalaman po namin na yung mga beans pala ng mga binibili namin tsokolate, galing po pala dito sa Pilipinas ang ilan sa mga beans. So, naisip po namin, why not ano produce it here para makakontribute tayo sa GDP ng ating bansa. Ano po? Kaya so, nagsimula po noon, nagsimula po kami, nag-aral, nag-training kung paano po mag-produce ng tsokolate. Nalaman ko po na marami po pala itong mga proseso na tama. From roasting to tempering and everything to molding. Mabusisi actually. Opo, mabusisi, very systematic kasi yung paggawa po ng chocolates. Baka akala nyo, yung sarap na sarap kayo ng tsokolate, abay, ang haba ho ng pinagdaanan niyan. Tama ho ba, Doc? At saka, tama po. Ang sinasabi ho dito ng mga nagko-comment, no, talagang sila po ay naglalaway na rin pero sobrang may pagmamalaki do kasi talaga ang kalidad ng kakao daw ng Pilipinas sa ibang bansa. Ini-export pa nga raw daw natin itong mga kakao na ito at ginagamit nga po ng other countries. Ano po bang goal ninyo, Doc Root Shield, sa Philippine chocolate industry in particular? Okay po. Isa sa po, kung makikita po natin na sa infancy period pa po talaga ang tsokolate dito sa Pilipinas. But actually, nag-start po ang cacao dito sa Pilipinas nung Acapulco trade pa, mga 1670. Pero hindi po natin alam na dati na ginagamit po natin itong drinks as a tableya. Then ngayon, isa po sa gusto namin i-contribute, makilala din po ang ating bansa sa fine chocolates na kagaya po ng sikat, di ba, sa atin, yung Belgian chocolate. Yes. Pero ginagaya po natin ang proseso nila, yung European style sa paggawa po ng chocolate. Kaya mapapansin nyo po na masarap po yung mga Philippine chocolate. And isa po sa goal namin, makilala po ang Pilipinas na masarap na chocolate na ini-export natin. Hindi po beans ang ini-export natin, but chocolate mismo. Chocolate itself. Yeah, tama. Apply po natin. Opo. Galing, no? Pero, sir, kanina pa naglalaway ang inyong lingkod at saka ang mga tao po sa studio at saka mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Abay, ano-ano ba yung mga products ninyo? Sige nga. Oo. Okay po. Marami po kaming mga variety ng chocolate. From chocolate bars, meron po kaming sugar-free, especially yung mga may diabetes. At saka we have 70% chocolate. We also have 55% chocolate bar. Meron din po tayo for snacking na tinatawag natin mga healthy snack bars. Talaga ba? Opo. Meron din po kami, sir, na ano, since kilala po ang Lucena or Quezon province sa Lambanog, we incorporate some products in our chocolates. Like, we have bar chocolates Lambanog. So, meron po kami mga ganong product na It's Good to Taste na nanalo po last time dun sa Taste Award dun sa Glorieta nung kami po ay ng bazaar ng chocolates po doon. Paano yung mga healthy, yun nga, yung mga, mayroon ako nakita parang pang vegan din yata. Ay, tama ba? Meron ba kayong ganong klaseng chocolate? Opo. Ginagamit din po namin ng aming chocolates into baking and we have vegan chocolate bar. We have also yung mga chocolate brownie ball na tinatawag. So, pinapakita din po namin na yung chocolate po namin pwede din magamit sa baking, sa mga baking industry, so we can support other mga nagbe-bake industry. Ng mga chocolate tama na kailangan naman. Nila. Nako, paano baka naging parang business biyernes tuloy kami, sir. Paano mabibili? Ang mga products po ninyo at where to order, where to find you? Okay. Kami po ay this coming pong Independence Day June 12 magkakaroon po kami ng bazaar diyan sa Glorieta diyan po sa Makati. Ano po? So ayan, mas malapit. Starting June 12 'yan.
invite namin po kayo to visit our chocolates. And also, we have in our Instagram and Facebook, we ship nationwide po. Kung halimbawa mag-order po at Ruchel's Chocolate, yun po yung aming mga Instagram. So yun po, makikita nyo po dyan yung aming mga list po ng mga product na you can order po online. So, we will serve it. With regards naman po, mag-open pa lang po kami ng mga physical store. So wala kayong physical store, sir. Wala pala kayong physical store. Online lang. Sa ngayon po, online pa lang po ang namin. Ang physical po namin minsan, we monthly halos na nasa Lucen, SM po kami. Oo. Ngayon po, May 22, magkakaroon po kami about 1 to 2 weeks sa SM uli. Halos monthly po yun. Then, parang bazar-bazar lang, no? Opo, habang ini-start pa po namin yung, habang pinaprocess pa po namin yung aming store. Good luck! I-open. At talagang kaabang-abang itong mga produkto nila. Something unique, mga kapatid, no? Yung mga produkto ho ni na Doc Ruchel at the rest of the Ruchel, the Chocolate Factory.